Father Almighty, maker of heaven and earth, in Jesus Christ, His Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tayo po ay manalangin, paunahan po tayo. Sige po tayo. Ayun po ko. O kataas na. Ama ng Aso Kristo at nag-iisa mong bugtong na anak sa iyong banal na harapan upang humingi ng kapatawaran. Wala kami maiilig sa Panginoon. Ang nakaraan ang aming kasalukuyan at maging aming hinaharap. Naniniwala kami, Panginoon, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. At muli kang nabuhay mula sa mga patay para sa aming kaligtasan. Panginoong Hesukristo, binubuksan po namin ang aming mga puso upang bilang aming Panginoon at bilang tagapagligtas. Pakinggan niyo po ang aming mga dalangin at ang iba pong mga lingkod na nagnanais maparangal sa iyo, O God. Lord, sa oras pong ito, patuloy namin itinataas sa iyo ang gawain ito. And we pray, Lord, pangunahan mo kami. Ituro mo sa amin ang iyong mga salita upang patuloy namin maunawaan ang iyong kaluwalhatian, ang iyong pag-ibig, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mong patuloy mong ginagamit mula sa pagdadala ng iyong mga salita. Itago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran. At lukuban mo siya, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. And we pray, Lord, tangi ang iyong mga salita lamang ang kanyang masambit upang maipamuhin namin ito sa araw-araw. At sa anak mong mga gagamitin, bilang tagapag-awit mo, Panginoon, Lord, na bigyan niyo sila ng magandang boses at sa aming pag-aawitan, ikaw lamang ang mabigyan namin karangalan at kalwalhatian. At sa mga anak mo pang gagamitin, Lord, yakapin mo sila ng iyong pag-ibig. Yakapin mo ang bawat isa sa amin. At sa oras pong ito, sama-sama kami nagpupuri sa iyo, sama-sama kami sasamba sa iyo, sama-sama kami luluhod sa banal mong harapan, at ikaw lamang, Panginoon, ang mabigyan namin ng karangalan, kalwalhatian at pagsamba sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Pakailanman. Amen. Amen. Maraming salamat po. At sa umaga pong ito, papurihan at bigyan po natin ng malakas na awit ang ating Panginoon. Pangunahan po tayo ni Brother M. Yaj at ang worship team. Palakpakan po natin ang Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Matid ko po na sa mga nagdaan pong araw, medyo may kalamigan pong panahon. Maulan at may konting pagbaha. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at muling magpainit sa Kanya. This morning, we once again go back to the center of our worship, to the very heart of our worship. So ituon po natin ang ating pansin, ang ating mata at ating puso sa pag-awit ng papuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos. Music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. We sing when the music fades. When the music fades and all is stripped away,
and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. Lord, you search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, yes it is, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. You're looking into my heart, into
you search. You're looking into my heart, into my heart. Oh Lord, you're looking into my heart, into my heart. Lord, you're the only one who knows our hearts. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Lord, you look. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Oh, come search. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Lord, you look. Oh, you're looking into my heart. You're looking into my heart. Oh, Lord. So I'm coming back to the heart. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, Lord. This my desire to we sing, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Isn't you, Lord?
give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. We'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Have your way. We sing. This is my desire to we do. All I have within me, I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. In you, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, have your way. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Have your ways in us, Lord. How lovely is your dwelling place, O Lord. My soul longs and even faints for you.
hear my heart, for here my heart is satisfied within your presence. I sing beneath the shadow of your wings. Your wings. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousand elsewhere. Than thousand elsewhere. Sing, how lovely, how lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. For my soul longs and even faints for satisfied within your presence. I sing beneath the shadow of your wings. Hey, better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousand elsewhere. My heart and flesh cry out for you, my living God. Your spirit's water for my soul. Quench the thirst, oh God. I've tasted and I've seen. Come once again to me. I will draw near to you, Lord. So my heart and flesh cry out for you, my living God. Your spirit's water for my soul. I've tasted and I've seen. Come once again to me. I will draw near to you. I will draw near to you. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day than thousand elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousand elsewhere.
Better is one day. Better is one day. Better is one day. Than thousand elsewhere. Than thousand elsewhere. Than thousand elsewhere. Than thousand elsewhere. Father, it is ever true, always true, that being here, being in your house, even just for a day, oh God, is better than being anywhere in this world, oh God. Lord, we thank you, Lord God, for this amazing grace that you have allowed us to have this morning, oh God. This amazing grace of life, oh God. This amazing grace of church family, Lord God, that you have given us, Lord God. This amazing grace, Lord God, of just being here, Lord God, that we may be able to listen to your word, to pray, to worship you, Lord God, as we see you working wonders in our lives, oh God. Lord, we thank you for your presence in our midst, Lord God. We thank you for your presence, oh God. We acknowledge your presence, oh God, in this very morning, in this very day, in this very place. At minsan pa, Ama, itanggapin niyo po ang aming alay na pagsamba at papuri na ibinabalik po namin sa inyo sa pangalan Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. At sa umaga pong ito, tayo po ay dumako sandali sa panalangin bago po tayo makakapakinig ng salita ng Diyos. Sumandali po muna tayo manalangin. Panginoon, minsan po kami nagpapasalamat, Lord God, sa umaga pong ito, sa pagkakataon na narito kami sa iyong tahanan. Salamat, O God, sa opportunity na minsan pa po namin maririnig ang iyong mga salita. Lord, linisin mo kami sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon, even sa aming salita at gawa, Panginoon. Ano man yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyong paningin, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa pagkakataong ito. At naway maririnig po namin ang salita mo, Panginoon, Ikaw, Diyos, ang gumamit nito for us to restore, for us to encourage, and even for us to correct us, Panginoon, this morning. Lord, patuloy na ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa inyo. Let your presence be with us. Yung Holy Spirit mo yung maranasan po namin sa aming kalagitnaan, Panginoon, habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, nawa ay empower mo po, Panginoon, ang mga salitang ito. Even yung speaker na gagamitin mo sa araw po na ito, Panginoon. Pagpalaay mo po, Panginoon, ang bawat isang narito, Panginoon, na nagbigay ng oras upang mapakinig ng iyong mga salita, Lord God. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito pang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Tayo po ay magbabasa muna ng salita ng Diyos. Pangunahan po tayo ni Sister Rosita. Good morning. Hello. Isaias chapter 57 verse 14 to 18. Ang sabi ni Yahweh, ang mga hirang ay kaya ang magbalik sa akin. Bawat hadlang sa daan ay iyong landas ay gawin at inyong ayusin. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos. Tataas at banal na lugar ang aking tahanan sa mababang loob at nagsisisi. Ako ay sasama aking ibalik ang pagkiliwala nila at pag-asa. Ako ang bigay ng buhay sa akin ay hindi ko patuloy na magsisisi at ay kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan, kasakiman, kaya sila'y aking sinakwe, ngunit matigas ang kanilang ulo. Ay aking pagkagalingin at tutulungan at ang
Purihin po ang salita ng Diyos. Salamat po kay Sister Rosita sa pagbasa po ng kanyang salita. And napakasarap po ng awitan ngayong umaga. Amen po ba? Yan. So napakasarap na i-declare ng ating mga bibig na better is one day in the house of God and better is one day sa court ng ating Panginoon. Amen po. So napakasarap po na i-declare sa umagang ito kung paano po natin gustong humarap sa Panginoon sa umagang ito. Amen po. So sa ating sermon po ngayon, kung hawak nyo po yung inyong cutie, yung binasa ni Sister Rosita ay August 6 po, yesterday cutie po natin. So ang title po ng ating sermon ay Ang Pangakong Tulong at Pagpapagaling ng Diyos. So yan. So marami tayong katangian ng Diyos na makikita sa umagang ito. Na minsan pa, ito ay magpapatunay na ang Diyos natin ay talagang Diyos. Walang mas iba na higit sa ating Diyos, kundi ang Diyos lamang. Kasi ang Diyos ay ang Diyos. So sabi po niya sa binasa natin, sa first slide po, sabi po sa Isaias 57:14, akin pong ulit-ulitin, ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin. Ang landas ay gawin at inyong ayusin. So makikita po natin dito sa atin pong binasa ngayon na kahit po gaano nagkasala yung mga Israelita, makikita po natin dito, kahit gaano sila nagkasala, ang Diyos ay nangako pa rin ng tulong at pagpapagaling. So ganun din sa atin, di ba? Kahit gaano tayo nagkakasala sa harap ng Panginoon, pero napapansin po natin, palaging nandiyan yung tulong ng ating Panginoon. Every time humingi tayo ng tulong, sumasagot ang Panginoon. Every time nanghihingi tayo ng healing, hindi lang sa physical healing na may karamdaman tayo, kundi yung healing, halimbawa, masama yung ating loob, meron tayong mga bagay sa emotional, sa mental. So lahat ng klase ng healing, kapag hiniling natin sa ating Diyos, ay ibinibigay niya. Then minsan, mapipil natin na, Lord, parang hindi ko ito deserve, pero ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi ganun ang pag-ibig niya. Amen po. So kung matatandaan ninyo, may binanggit kanina doon sa binasa ni Sister Rosita. Sabi doon, nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. So nagpapakita ito na ang Diyos, nagagalit sila hindi mismo sa atin, kundi sa kasalanang nagawa natin. Kasi matigas yung ating ulo. Patuloy tayong sumusunod sa gusto natin, hindi sa gusto ng Diyos. Pero still, yung pag-ibig ng Diyos, nandun pa rin, hindi nawawala. Mahal pa rin tayo ng Diyos. So galit siya, hindi sa'yo dahil sa ginawa mo. Galit siya, hindi sa'yo, kundi sa ginawa mo. Amen po ba? So kung titingnan natin, napakadakila ng ating Diyos. And ang mga Israelita, kung titingnan po natin, di ba? So maraming pagkakataon na alam na natin yung kwento na, ng mga Israel people, sila ay nagmataas sa Diyos sa pamamagitan ng ano po, ng pagtiwala nila, nang hindi po nila pagtiwala sa kanya ng buong puso. Yung nagtiwala lang sila sa sariling kakayanan nila, nagtiwala sila sa maaring magawa ng mga kaalyansa nila. So sa pamamagitan nung hindi nila pagtiwala sa Diyos ng buong puso, at isa pa, yung patuloy na pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, kahit na sa panahon ng mga history, sa panahon ng kasaysayan, narinig na nila yung kwento kung paano inilabas ng Diyos yung mga ninuno nila sa Ehipto patungo sa lupang pangako, pero still, matigas pa rin ang ulo nila. Actually, kahit nga na nakita na ng mga mata nila kung paano sila tinulungan ng Diyos, pero ganun pa din, sinusunod pa rin nila yung gusto nila, matigas pa rin yung kanilang ulo. How about po tayo? Ganun din po ba tayo? Matigas ang ating ulo? Then sinusunod po natin yung gusto natin, di ba? Kaysa sa Diyos. So, hindi po tayo naiiba sa mga Israel people. Tayo rin po ay matigas ang ulo. Tayo rin po ay gustong gawin yung gusto lang natin. Sometimes, regard po natin ang ating Diyos. So, ganun pa man po, kahit naging matigas yung ulo ng mga Israel people, nakikita po natin dito, sabi, gayunpaman, naging matigas pa rin ang kanilang puso sa pamamagitan ng di pagtiwala sa Diyos. Pero, ito pintingnan natin, sa kabila ng kasalanan ng kanyang bayan o sa kabila ng kasalanan natin, ipinakita ng Diyos ang kanyang pangakong tulong. So number one po, sa atin pong slide, makita po natin dyan, ang Diyos ay mananahan sa mga may mababang loob at nagsisisi. Ano po ibig sabihin nito? Ang Diyos ay mananahan sa mga may mababang loob at nagsisisi. Sabi po sa verse 15, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, matataas at banal na lugar ang aking tahanan.
Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. So tingnan po natin, ano, kahit na ang Diyos natin nasaan siya, siya ay kataas-taas ang Diyos. Siya ay banal na Diyos. So sa madaling salita, ang Diyos natin ay mataas. Ang Diyos natin ay banal. Pero siya ay nananahan kanino po sa mga taong may mababang loob at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Balikan po natin mga Israelita. Bagamat yung mga Israelita ay pinatigas ng pagmamataas at sinunod ang kanilang kagustuhan, ang Diyos ay nais pa rin palaguin, i-develop, i-nourish yung kapakumbabaan sa kanilang mga puso at manahan na kasama sila. So mahal na mahal ang Diyos ang mga tao, ang kanyang mga anak. Especially sa panahon na to, yung mga Israel people ay yung kanyang chosen people. So ganun din po, sa panahon natin ngayon, we are chosen people dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba po? Hindi tayo pinili kasi ikaw ay may mga qualification na nararapat. Kundi ikaw ay pinili bayan ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang dahilan. Only sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag mong tingnan yung sarili mo na hindi ako qualified or mas qualified yung katabi ko or yung ibang tao. Naging qualified ka dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil tinanggap mo siya sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa ginawa mong desisyon na yon, ikaw ay piniling tao ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung status mo ay nagbago na dahil sa ating Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa ginawa mo. Hindi dahil sa effort mo na namuhay ka ng matuwid sa harap ng Diyos. Kasi kahit anong gawin natin, hindi pa rin tayo matuwid sa harap ng ating Panginoon. Maliban sa ating Panginoong Jesucristo na yung dugo niya na ibinuhos para sa atin. So dahil sa Kanya, kaya tayo ay pwedeng maging chosen people sa ating dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So next slide po. Ang Diyos ay handang magpatawad sa mga nagsisisi, gaano man kalaki ang nagawang kasalanan. So ang tao mahirap magpatawad. Depende sa laki ng kasalanan. Minsan napapatawad mo na, pero bumabalik pa din. At pagdating ng panahon, maaaring may isumbat pa ulit, di ba? So, kahit minsan sabihin natin sa puso natin, napatawad ko na siya, pero deep inside sa puso mo, meron pa din. Pero ang ating Diyos, iba. Kapag tayo ay nagsisi, gaano man kalaki yung nagawang kasalanan, ang Diyos ay handang magpatawad. So, bakit banal ang Diyos? Bakit kahit banal ang Diyos ay nais niyang manahan sa mga tao? Kasi di ba ang Diyos ay banal? So, dapat mananahan siya sa mga taong banal lang. Kasi ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Hindi siya pwedeng sumama kasama ng mga makasalanan. Pero bakit kahit banal ang Diyos, nais niyang manahan sa mga tao? Hindi niyo ba naisip, Lord, makasalanan ako, pero bakit gusto mong manahan sa akin? Bakit gusto mo kong makasama? Bakit gusto mong maging manahan sa aking puso? Minsan po ba na itanong na po natin yon? Ito ay dahil ang Diyos ay may katangian na sadyang natatangi lamang sa Kanya. Minsan hindi natin malubos maisip, bakit nga ba? Pero may maraming katangian ng Diyos na hindi natin kayang abutin ng ating kaisipan. Bakit nga ba? Diba? So minsan marami pa rin tayong tanong. Natanging ang Diyos lamang ang makakasagot nun. Bakit siya mananahan sa atin? Pero sabi sa binasa natin, ang Diyos ay mananahan sa mga taong may mababang loob. May mga meekness, yung mga meek. And ano po, nagsisisi. Kaya nga pag tuwing Wednesday sa prayer meeting, di ba, bago kami mag-prayer ng, about sa family, sa church, sa bansa, lagi may prayer of repentance. Kasi mahalaga iyon sa harap ng ating Panginoon. Siya ay Diyos ng kataas-taasan at banal na Diyos. Siya ay Diyos na walang hanggan. Kung titingnan po natin, di ba po, Diyos na banal, kataas-taasan, at walang hanggan. Ito po yung katangian ng ating Diyos dito sa first part ng 14 to 15 na makikita po natin. So ang Diyos ay nais na manahan sa mga taong ano po, nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Kung titingnan po natin, matataas at banal na lugar ang tahanan ng Diyos. Hindi natin kayang abutin. Kahit ng isip natin, napakataas. Siya ang pinakakataas-taasan. Ngunit siya rin ay mananahan sa mga may mababang loob at nagsisisi. Nakahanda ang Diyos na muli kang gawing buo.
Maging buo ulit yung tiwala at pag-asa sa Kanya na nasira dahil sa iyong pagmamataas at pagtiwala sa ibang bagay higit kaysa sa ating Diyos. Handa ang Diyos na gawin ka pong ulit na buo. Ibalik ulit yung tiwala mo, yung pag-asa mo na nasira dahil sa iyong pagiging mataas at pagtiwala mo sa ibang bagay higit kaysa sa ating Diyos. So next slide po. So ang magtiwala sa ibang bagay at sa ibang kaparaanan, ano pong ibig sabihin ito? Ay nangangahulugang pagmamataas sa harap ng Diyos. Minsan, Lord, hindi naman ako nagmataas sa iyo ah. Hindi nga ako mayabang eh, di ba? Pero yung magtiwala ka sa ibang bagay at sa ibang kaparaanan, kaysa sa kaparaanan ng Diyos, ito ay pagmamataas sa harap ng Diyos. So kayang-kaya ko naman to eh, may ability ako, binigyan mo nga ako ng talento eh. So minsan hindi natin napapansin, meron pala tayong pagmamataas sa harap ng ating Diyos. Diba? So kaya kung minsan ginagawa natin yung bagay na to na magtitiwala tayo sa ibang bagay kaysa sa kaparaanan ng Diyos, ito ay pagmamataas sa harap ng ating Diyos. So muling aayusin ng Diyos yung nasirang relasyon natin sa Kanya. Muling aayusin ng Diyos. So next slide po. Upang muling maayos ang nasirang relasyon natin sa Diyos, kailangan ng ano po? Pagbabalik loob at buong pusong pagsisisi. Yun lamang po yung paraan para po muling maayos yung nasirang relasyon natin sa Kanya. Kasi dahil sa kasalanan, nasira yung ating relasyon sa Diyos. Pero dalawang bagay lang ang kailangan natin gawin. Magbalik loob at buong pusong pagsisisi. Yun lang po hinihingi ng Diyos. Dalawang bagay. Magpagbabalik loob at buong pusong pagsisisi. Halimbawa po natin yung madaling example, parent and child. Diba po, yung magulang, kahit gaano kalaki yung kasalanan ng kanyang anak, tatanggapin niya yan. Ang mundo ay tatakwil yung anak. Halimbawa ako, meron akong isang suwail na anak. Yung buong mundo ay tatakwil na siya. Walang tatanggap sa kanya. Pero yung magulang, tatanggapin yung anak. Buong puso, bukas kamay. Diba po? Minsan sa pagtanggap nga natin, special treatment pa. Diba kaya kung mapapansin ninyo, diba po? Kaya minsan yung mga anak, siguro may mga dito yung marami mga may kapatid, minsan siguro naisip nila, bakit ganun? Ako yung mas deserve na tumanggap ng pagmamahal kasi mabait akong anak, masunurin, nag-aaral akong mabuti. Samantalang yung kapatid ko, di nag-aaral lang mabuti, matigas ang ulo, pasaway, gabi umuwi, sumasagot sa magulang. Pero bakit mas mahal siya ng mama ko, ng papa ko? Minsan ba mga youth may question kayong ganun? Kasi nung bata ako, may ganun din akong question. Habi ko, bait-bait ko, bakit parang ano, baliktad? Kung sino yung kapatid ko na napaka talagang ano eh, sabihin mo lang gusto mong sabihin, nasa kanya lahat. Pero nakikita ko yung pagmamahal ng magulang ko sa kanya higit kaysa sa akin. Sabi ko, bakit ganon? So ngayon ko naunawaan, kasi ang puso ng Diyos ay same. Mas kailangan nila yung pagmamahal. Mas kailangan nila ng aruga, mas kailangan nila ng gabay kaysa sa iyo. Kaya nga napunta, kaya nga sabi ng Panginoon sa Lucas, di ba, chapter 19, na parito siya para ano po, hanapin ang mga naliligaw. Kaya minsan sa mga kabataan, huwag kayong mag-isip ng gano'n. Sa halip, dapat maunawaan ninyo yung puso ng magulang. Kasi magulang yon. So, ganun din ang ating Diyos. The more na tayo ay nagiging suwail sa Kanya, the more na tayo lumalayo sa Kanya, mas lalo tayong hinahatak ng Diyos pabalik sa Kanya. Kasi mahal niya tayo. Ayaw niya, may magulang ba na gustong mapariwara ang anak? Di ba? Wala. Ganon din ang ating Diyos, higit kaysa sa ating mga magulang. Ayaw niya na mapariwara ang buhay natin. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng paraan para tayo ay bumalik sa Kanya. Kaya sinabi ko po kanina, para di ba yung sa parents and child, isang sorry lang nung anak, tapos na. Gaano man yung nagawang kasalanan ng anak, pag patawarin niyo po ako, tapos ipinakita niya yung buong pusong pagsisisi, di ba makikita natin yung acceptance? Ganon din sa ating Diyos. Para maayos yung nasirang relasyon, kailangan pagbabalik loob at buong pusong pagsisisi. So anong katangian ng Diyos ang makikita natin dito? So sa binasa natin sa 14 to 15, nabanggit ko na rin po kanina, ulitin lang natin. Next slide po, ang Diyos ay kataas-taasan. So makikita natin, napakataas po ng Diyos. Walang higit sa Kanya kasi Siya po ang lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay walang hanggan, ang Diyos ay mapagpatawad at nagpapanumbalik. Meron po ba tayong kakilalang ganito na tao? Wala po. Tanging ang Diyos lamang. Amen po ba? Kaya ang ating Diyos
ay nararapat nating sambahin. So better is one day. Kaya every Sunday, let's be excited to come. Kasi po, higit po ang isang araw kaysa sa anim na araw na nagdaan sa piling ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi parang pahinga mo na to eh. Half day ng Sunday mo, pahinga ka naman, anak, di ba? Hindi lang din sa mga pag-iisip, hindi lang sa gawaing bahay. Kasi pag-uwi mo, ang daming gawain. So dito, pahinga muna tayo sa presensya ng ating Panginoon. So number one po, ano sabi po? Ang Diyos ay mananahan sa mga may mababang loob at nagsisisi. Pangalawa po, ang Diyos ay nangako ng tulong at pagpapagaling. Basahin ko po sa inyo yung verse 16 to 18. Nandiyan din po siya sa slide. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin at ang galit ko sa kanila hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman. Kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Sa kabila ng ginawa nila, sila ay aking pagagalingin at tutulungan at ang nagluluksa ay aking aaliwin. So next slide po, ang Diyos ay hindi nagpapanatili ng kanyang galit sa kanyang bayan magpakailanman. Ang Diyos ay nagagalit dahil sa kasalanang nagawa natin, sa ating kasakiman, sa ating mga kasalanan, pero hindi nananatili ang galit ng ating Panginoon. Pero ang ating Diyos ay nagagalit. Nagagalit po siya. Bakit ba tayo nagagalit? Di ba minsan kaya tayo nagagalit, may bagay na nagpapatrigger, bakit tayo nagagalit? So ang Diyos, nakakaramdam din siya ng galit kasi may ginawa tayong mali sa harapan niya. So kung titingnan po natin, makikita po natin dito, sa Awit 103 verse 9, sabi po dyan, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Galit siya, pero hindi niya kinikimkim yung galit niya. Pero gusto niyang ipakita, iparamdam. Kaya minsan nakakaranas tayo ng disiplina. Nakakaranas tayo ng parusa. Kasi kailangan ng Diyos i-express. Kasi gusto niya, ituwid ka, ipakita niya, mali yung ginawa natin. Pero never siyang nagkikimkim o nagtatanim ng galit. Kaya tandaan natin, kahit gano'ng kalaking kasalanan natin sa ating Diyos, siya hindi nagtatanim ng galit. Mas nangingibabaw yung pag-ibig niya sa iyo. Sinabi ng ating Diyos sa kanyang bayan, panahon ng mga Israelite people, na patatawarin sila dahil ginamit niya ang parusa upang disiplinahin sila, hindi upang sirain sila. So, didisiplinahin tayo ng Panginoon, hindi para tayo ay i-destroy. Naintindihan po natin? Kaya minsan, bakit ganito, Lord? Wasak na wasak ako. Minsan, hindi ang Diyos ang may gawa niyan, ikaw mismo. Kasi matigas ang ulo mo. Maraming beses na ang Diyos ay may ginawa para sa'yo, pero still na natili pa rin yung pagsunod mo sa sarili mong kagustuhan. Tandaan natin, dinidisiplina lang tayo ng Diyos, pero hindi niya tayo kailan mawawasakin. He will never destroy us. He will never destroy you. But He will discipline you. Nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay tumalikod sa masasamang paraan sa pamamagitan ng kanyang kaparusahan. So next slide po. Makakaasa tayo ng tulong mula sa Diyos sa kabila ng ating kasalanan at kasakiman. Katigasan ng ulo at patuloy na pagsuway. Kaya po na sinabi ko kanina, di ba po, kahit matigas ang ulo natin, kahit pasaway tayo, kahit may greed pa rin yung puso natin, makakaasa tayo ng tulong mula sa ating Diyos. Basta tayo ay lumapit sa Kanya na may kababaang loob at pagsisisi. Then kung ang Diyos ay hindi marunong magtimpi kahit ngayon, maaari na niyang gunawin ng mundo. Naisip niyo po ba? Kung, di ba sinabi ko kanina, ang Diyos ay hindi nagtatanim ng galit. Pero kung hindi marunong magtimpi ang ating Diyos, pwede niya na po tayong i-destroy ngayon. Gunawin niya na yung mundo. Maaari niyang sabihin sa ula, ula, huwag ka nang tumigil. Punuin mo yung buong mundo. Parang panahon ni Noah, di ba? Lumampas ka hanggang lampas ng mga bundok. Kaya ng Diyos utusan ang ulan. Kaya ng Diyos utusan ng tubig kasi siya ang Diyos ng kalikasan. Pwedeng utusan ng Diyos. Maari niya rin paulanin ng apoy. O kaya malalaking tipak ng yelo, di ba? Para lahat tayo, mamatay na. Kasi di ba, kung matindi na yung galit ng ating Diyos dahil sa ating kasalanan, pero napansin po ba natin, hindi ito ginawa ng ating Diyos. Hindi niya ginawa, pero isang click niya lang, pwede niyang gawin.
Isang sabi niya lang, susunod sa kanya yung kalikasan. Sabihin niya lang, i-wash out mo yung buong Maria Corazon, yung buong kupang mangyayari. Pero hindi yung ginagawa ng Diyos. Dahil bukod sa siya ay mapagtimpi, siya rin ay mahabaging Diyos. Siya ay mahabagin. Siya ay merciful God. Siya ay compassionate God. Makita po natin. Kaya minsan, kahit marami tayong kasalanan, isipin natin, nagtitimpi ang Diyos sa atin, naghihintay siya. Nahihintay tayo ng Diyos. So grabe yung paghihintay sa atin ng ating Panginoon. So sa kabila ng katigasan ng ating ulo, at patuloy po natin na pagsuway sa ating Diyos, sinabi ng Diyos, tayo ay Kanyang pagagalingin, tutulungan at bibigyan ng kaaliwan. Galing di ba po? So, hindi nararapat para sa action na ginawa natin sa harap ng Diyos, pero ang Diyos ay handa niyang gawin yon. Handa niya tayong ibigay yung healing, yung help niya, at saka yung comfort. Handa ng Diyos na ibigay sa bawat isa sa atin. Next slide po. Kaya kapag ikaw ay nagpakumbaba at nagsisi sa harap ng Diyos, mararanasan mo ang Kanyang kagalingan, pagtulong at kaaliwan. Lord, bakit hindi ko nararanasan yung mga kagalingan, pagtulong, kaaliwan? Hindi po tayo lumalapit sa Diyos na may kapakumbabaan at buong pusong pagsisisi. Kapag ginawa po natin ito ng totoo sa ating puso, mararanasan po natin ang mga bagay na ito. Kaya sa sino man pong nandito ngayon na nakaupo po sa harapan po sa loob ng ating iglesia, ikaw ba ay nasa pagdurusa ngayon? Hindi ko po alam ang mga sitwasyon ng bawat isa sa atin. Ikaw ba ay nasa pagsubok ngayon? Ikaw ba ay naghihirap ang kalooban ngayon? Ikaw ba ay may mabigat na problema na kinakaharap ngayon? Ikaw ba ay pakiramdam mo parang broken ka? Kasi maraming bagay sa buhay mo na parang iniisip mo, Lord, bakit wala ako ng ganito? Bakit hindi ko deserve to? Nasa ganong stages ka ba ngayon? Kung nararamdaman mo itong bagay na to, magpakumbaba ka at magsisi sa harap ng Diyos. At mararanasan mo yung ipinangako niyang tulong at pagpapagaling. Gayun din, aalawin ka ng Diyos at manunumbalik ang iyong pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. So ano man yung nararamdaman mo ay kinakaharap mo ngayon, ilapit mo yan sa Diyos nang may kapakumbabaan at pagsisisi sa harap niya. Amen po. So ano pa yung katangian ng Diyos na inihayag dito sa mga following verses natin, 16 to 18? Ano pa yung mga katangian ng Diyos? Ang Diyos ay, next slide po, nagbibigay ng buhay. So ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Ang Diyos ay, ano po, mapagtimpi. Ang Diyos ay nagpapagaling, nagkakaloob ng tulong at kaaliwan. Ito ay galing sa Diyos. Mismong ang Diyos ang nag-o-offer nito sa bawat isa sa atin. Kaya kung nais nating maranasan ng mga bagay na to, tayo ay magpakumbaba sa harap ng ating Diyos at buong puso tayong magsisi sa harap niya. Next slide po. Lumapit tayo sa Diyos ng may kapakumbabaan at pagsisisi at mananahan ang Diyos sa atin. Kung gayon, ipapadaman ng Diyos sa atin ang Kanyang hindi nagbabagong katangian. Lahat ng katangian na binanggit dito, hindi nagbabago yon. Ang tao, changeable, nagbabago. Yan. Pero ang Diyos, never, kailanman. Kaya kung ano yung katangian na nakita mo sa umagang ito, na katangian ng ating Diyos, panghawakan mo yon. Kasi iyon siya. Kasi Diyos siya. At ang Diyos natin ay tapat. Bilang pangwakas po sa ating conclusion, i-review po natin yung dalawa. Una po, ang Diyos ay mananahan sa mga may mababang loob at nagsisisi. Pangalawa po, ang Diyos ay nangako ng tulong at pagpapagaling. Ang gagawin lang po natin ay magpakumbaba po tayo sa harap ng ating Panginoon. Huwag po tayong sumunod sa sariling gusto natin. Alisin natin yung mga bagay na pagtitiwala nang higit kaysa sa ating Panginoon. Kasi yun ay pagmamalaki sa harap ng ating Diyos. Then, basahin po natin yung Hebreo chapter 10, verse 23 bilang pangwakas po at baunin po natin ang isang verse na ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Amen po ba? Minsan pa po nating basahin ng isang beses. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako. Sino po ba ang nangako sa atin? Ang ating Diyos.
hindi ang tao. Amen po ba? Kaya panghawakan po natin ito. Amen po. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Lord, tunay po ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Lord, anuman po yung nagawa naming pagkakamali, kahinaan, kasalanan sa harapan mo, patuloy ka, Panginoon, na nagpapala sa amin. Patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon, ang iyong tulong, ang iyong kaaliwan at maging ang kapayapaan. Salamat, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na may kapakumbabaan at buong puso, Panginoon, na magsisi sa harapan mo, O Diyos. Patuloy mong i-reveal, Panginoon, sa bawat isa sa amin ang iyong kapangyarihan. I-reveal mo, Lord, kung sino ka at ano ka, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos. Ama, maraming salamat. At minsan pa, Panginoon, nais i-declare ng aming mga bibig yung pasasalamat namin sa iyo, Panginoon, ng buong puso, O Diyos. Dahil sa iyo, meron kaming buhay. Dahil sa iyo, Panginoon, kami nananatili, Panginoon, na malakas, kasama ang aming pamilya. Kami ay merong kalayaan, Panginoon, na sumamba sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, lahat ng mga privilege na meron kami, ito ay mula sa iyo, Panginoon. Maging ang simpleng bagay, Panginoon, na hindi namin na-appreciate, ito po ay galing sa iyo, O Diyos. Kaya Panginoon, patuloy sa umagang ito, bigyan mo kami ng kaunawaan, Panginoon, ng espiritu ng kaunawaan, upang mas maunawaan namin ang katangian mo, O Diyos, at ang mga bagay na nais mo, Panginoon, ay pagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. At sino man po sa umagang ito, Panginoon, ang merong kinakaharap, Panginoon, na iba't ibang sitwasyon, ikaw, O Diyos, ang magpagaling sa kanilang mga puso. Ikaw ang magbigay sa kanila ng pag-asa, ng tiwala, Panginoon. At bigyan mo sila, Lord, ng kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa iyo. Na paglabas nila, Panginoon, sa pinto ng iglesyang ito, sila ay merong bagong pag-asa, bagong lakas, bagong tiwala, Panginoon, na they will start again, Panginoon, dahil sila ay merong pag-asa na nagmula sa iyo, Lord. Ang banal na espiritu mo sa umagang ito, Lord, ay patuloy, Panginoon, na kumilos sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, hindi kami magkakaparehas, Panginoon, ng pangangailangan sa umagang ito. Hindi man kami magkakatulad ng mga kinakaharap. But Lord, ikaw alam mo lahat, O Diyos. Kaya ikaw, Panginoon, ang tumugon. Ikaw, Panginoon, ang tumulong, Panginoon, at sumagot, Panginoon, sa lahat ng mga dalangin ng iyong mga anak. Salamat po, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Salamat po at malinaw po ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. Nawa ay patuloy nating maranasan yung pagsama at paggabay ng Panginoon sa ating pong buhay. Tayo po lahat ay tumayo at minsan po nating ibalik lahat ng mga tithes and offering po natin sa Panginoon ng buong puso. Pangunahan po tayo ni Sister Nellyan sa ating pong offering prayer. Langin tayo. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mensahe, Lord, na aming narinig. Panginoon, Lord, mo kami, Panginoon. Patuloy namin, Lord, na maranasan prayer mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy mo kami, Lord, bigyan kami ay patuloy na dumipindi sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan sa araw-araw, Panginoon. At patuloy kami, Lord, na maging malakas, Panginoon. At panghawakan namin, Lord, ang iyong salita, Panginoon. Ama, sa oras na ito, tanggapin mo po ang aming offering, Panginoon. Ang offering na ito, Panginoon, Lord, ay patuloy kami, Panginoon, na Lord, salamat, Panginoon. Kayo po ang patuloy, Lord, na mag-bless kapatiran, Panginoon. Patuloy mo, Lord, bigyan ng kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng gabay, ng wisdom sa araw-araw ng aming mga buhay. Sa iyo namin, Panginoon, pinabalik ang papuri. Salamat. Sa pangalan mo lang, Jesus. Amen. To the holy one, the
trust to God with a poor hand, not empty words, God is perfect. All the universe belong to you, every glory, and your is your hand. You need nothing, however you teach us to live, our offering to worship, to keep more things than we offer to you. It is to bless us, thank you. Regarding your finance, please remember members who need your musculous help to overcome their financial struggle. Please make their finances stable and keep them paced to use it for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat po. Tayo po ay dako sa ating pong announcement for this morning. Sige po. Number one, sa ating pong announcement, let's continue to do our QT, especially this month of August po. Continue po natin iyon. And if you do yung QT every day, you will experience how God's Word holds you in your lives. Amen po. Nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na maranasan po natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. And then, Great for Growth Project po natin. May God bless mentors and mentees. Patuloy niyo po silang ipanalangin for the strength and then even yung mga bata po, tsaka yung good weather during ng kanila pong pag-aaral sa Great for Growth Project po natin. Salamat po sa lahat ng mga mentors and mentees po natin. And then next po, sa number 3, let's continue to do our construction offering na 50 pesos every Sunday. Yung ating pong na-save na amount na po para sa ating tithes ay 39,698. So let's continue to do pa rin po yung ating offering para ma-reach po natin yung target po natin na amount para mapalitan yung ating pong tithes dito po sa ating worship hall. And then, midweek and Thursday prayer meetings po natin. So let's seek God continually when we pray, even in time of abandonment, we will find hope and joy by God's grace. Amen po. Supportahan po natin yung mga prayer meetings po natin sa ating pong simbahan every Thursday and every Wednesday evening po. And the next po, sa number 5, ayun po, 10 minutes waiting. So let's come po dito po sa ating pong church, sa worship hall po natin, and not come late and join worship later. We do not make God wait for us as spiritually well-educated Christians. So every time na attend po tayo ng worship, 10 minutes bago mag 10:30, mas maganda nandito po tayo to prepare yung ating po mga sarili sa pagsamba sa araw po na iyon. And then next po, number 6, yan, volunteers for youth meals. So G&PC plans to prepare 1 ulam meals for youth after youth fellowship. So if you have the budget and volunteers, if you can cook, please let someone name or ministers to know your schedule. And we have 3 volunteers as of now. 1 volunteer per week for around 35 youth. So kasi yung mga youth po ay kailangan po nila ng merienda or kakainin after po ng youth fellowship nila tuwing hapon ng Sunday. So kailangan po ng church ng magbo-volunteer magluto. So this month of August ay meron na po nag-volunteer. By week po kasi yun. Kahit isang nanay or sino man sa inyo na kaya namang makapag-prepare, volunteer po tayo to prepare nung pagkain para sa mga youth. So, hindi po sa inyo manggagaling yung gagamitin na pera. Ito po ay galing sa ating pong church. Baka sabihin, ay, wala kaming pampakain para sa mga youth. So, ito po ay galing sa church. Bibigay po sa inyo yung budget. Luto lang po ng ulam. And then, yung rice meron naman po sa baba. So, kasi medyo ano na eh, sa mga young people po, para sa kanila, pag yung isang young people yung magluluto sa baba, hindi na po siya makaka-attend ng youth fellowship. So, parang ano naman, mababurden naman po yung young people na yon. So, kung meron naman po tayong kakayanan, mga parents, or even sa kahit sino man po tatay, nanay, na makakapagluto sa kanila, let's grab yung opportunity na makapag-volunteer po sa kanila. Amen po ba? And then God will bless po sa inyo pong mga gawa para po sa Panginoon. Amen po? So sabihin nyo lang po sa amin or kay Samuning para
maayos po natin yung schedule. This August, okay na po, may nag-volunteer na po. Sa mga susunod po na buwan, kailangan po nila ng volunteer. So, kayang-kaya naman, kahit isang nanay, kaya naman po magluto ng ulam. Isang ulam para sa 35 na youth. Usually, ganun po yung numbers po nila, 35 and up sa mga young people po. So, yun po. And then, next po, meron pa po ba? Yan. So, allowance for college students. So, this coming Sunday, August 14, we have po nung 19 college students on our list can receive it at 10:30 worship. So, its budget is from Child's Future Offering. Meron po ba, Teacher Loren? Next slide po. Wala na po. Ayan. Ayan po yung mga college students po natin as of now. So, sa lahat po ng yan ay makakatanggap po sila next week ng allowance po nila. So, ito po yung ano, condition. Kapag wala this coming Sunday, wala din pong alawan. So, dapat nandito po yung mga nasa pangalan na yan. Dapat wag po kayong absent this coming Sunday to receive yung college allowance po nila. Malinaw po? Sa lahat po yan, ha? Tignan nyo po pag nandyan yung pangalan nyo. Dapat hindi kayo absent this coming Sunday. So, salamat po sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos for God's provision para po sa college student po natin. So, kahit maliit na amount po ito, ito po ay blessing mula sa Panginoon. Amen po ba? And then yung mga Sunday school student natin kanina, sila po ay nakatanggap ng school supply and new clothes kanina. May mga anak po ba kayo nakatanggap? So, ganun po. Kung meron pong nakatanggap na mali, yung nakuha nilang papel or yung notebook, dun sa mga umaten kanina, pwede nyo pong ipapalit mamaya dun sa baba. Meron pa po kasing natira. Exchange na lang po. Halimbawa, grade 3, yung nakuha nila, ay grade 4 na po pala sa pasukan. So, pwede po naming palitan. Sabihin nyo lang po. So, yung kanina pong umaten ng Sunday school, sila lang po yung nakatanggap. So, hindi na po kami pwedeng magbigay dun sa mga absent kanina. So, malinaw po. Baka sabihin nyo, oh, yung anak ko walang natanggap kasi nakatulog siya. Kung sino lang po yun nandun on that day, kanina sa aming Sunday school, sila lang po yung priority na bigyan. Malinaw po, ganun din po, di ba? Kahit sa pagdating ng Panginoon, kung sino maabutan niya, dadalhin niya yun, di ba? Hindi pwedeng gigisingin ka pa. So, sana ganun din po yung magkaroon ng response, parang yung mga bata, sipagan palaki. Surprise po yun kanina, hindi po kami nag-announce na magbibigay ng school supply or ng damit. Kung sino po yun nandyan sa worship, yun po yung binigyan po natin. So, salamat po sa Panginoon for the provision. Palakpakan po natin ang Panginoon kahit sa ganong pagtulong po makatulong sa mga estudyante na sila ay sipagang mag-aral. So, yun lamang po, wala na pong announcement. And mamaya mga mentors sa baba na lang po, ha, yung mga mentors po natin. So, yun lang po. Tayo pong lahat ay tumayo. At minsan pa po nating sama-samang banggitin yung ating pong congregational prayer statement ng sabay-sabay. Sige po, all together po tayo. Number one, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bansa. Ikaw po ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Bigyan mo po ng katatagan ng aming mga pinuno sa bansang ito upang magkaroon sila ng karunungan kung ano ang gagawin sa lahat ng sitwasyon. Naway pagpalain mo po ang aming bansa. Amen. Panginoon, kahit may kinakaharap na pagsubok ang aming bansa dala ng pandemya, nakikita po namin ang pagkilos at biyaya mo. Salamat po sa pandemyang ito dahil ginigising mo po ang lahat ng tao at tumawag sa iyo at magtiwala lamang sa iyo. Amen. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat miyembro at pamilya ng aming simbahan. Patuloy mo pong ipakita sa bawat isa sa amin ang iyong pag-ibig, habag, biyaya at katarungan. Naway yakapin po namin ang iyong pag-ibig sa tuwina. Amen. Panginoon, salamat po at dinala mo ang bawat isa sa amin sa iglesyang ito upang sama-sama kami magpuri at sumamba sa iyo. Patuloy mo pong gamitin ang iglesyang ito upang maging pagpapala sa marami. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming pastor, missionary at ministers. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kanilang buhay.
Patuloy ka po mag-ari sa kanila at puspusin mo po sila ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng kanilang ginagawa. Amen. Tayo po sama-sama umawit ng The Lord's Prayer. Isa po sa atin. See you next Sunday. Mga repapi.